Hello guys, so good evening. So so ipapakita ko sa inyo guys yung nabili ko na power bank na tugmang-tugma doon sa GoPro Hero 4, no? GoPro Hero 4 Black na nakuha ko. At ito yung ginagamit ko pag nagba-vlog ako, no? Motovlog, podcast, no? Pero actually yung problem dito, meron akong apat na battery na pag nalobat ay tinatanggal ko siya agad para ipalitan siya ng another battery. So naghanap ako sa Shopee, no, ng paraan para hindi ko na siya tatanggalin, no? Kung mag-operate siya kahit walang battery. Alright? So ngayon sa pagkahanap ko, meron ako nakita isa, no, connector. Kukonek ko siya sa power bank. Tapos direkta rin sa GoPro kahit walang battery. Pero yung isang nakita ko, isang power bank, no? Pero dapat yung GoPro mo meron siyang naka-insert na battery sa loob, no? So pag nalolobat na, saka mo siya isasaksak, no? Yung nakuha ko at napili. No, it's worth 3,037 pesos yung pagkakakuha ko. Ito siya guys. So ito yun. Ruwig Pro. Kita nyo. Ruwig Pro. So it's a sports waterproof mobile power. Pakita ako sa inyo, no? Okay guys, so this is the power bank, no? Sports waterproof mobile power, 5,200 milliampere. So it's more powerful, no? Okay, so pakita ko sa inyo to. So ganito yung itsura niya, no? Okay, so actually guys, kinabit ko na siya rito, no? So kung makikita ninyo, ito yung aking GoPro Hero 4, at ito naman yung power bank, no? Ito yung power bank. So kinonek ko na siya ng mabuti. I already connected it. So makikita ninyo, ito yung cable na ito. Iko-connect ko siya dito sa para ma-charge siya. So actually i-charge ko na to para ma-full na itong aking power bank. So pag kinabit ko siya rito guys, pag kinabit ko dito to, so mag-i-start siya ng charging na, no? Ayan, no? Ito siya sasaksak. Pak. Okay, then the charging will automatically start. So habang nagbabiyahe, siyempre hindi ka na malolobat kasi meron ka ng charger. Pero may naka-insert niyan na battery yung GoPro ko, no? So ito yung mga ano niya. Papakita ko sa inyo yung mga accessory niya. Right? Okay, so here it is guys, yung mga accessory niya. Nahin ko muna to, no? Ito yung pang waterproof na pag umuulan, ito yung gagamitin ko para i-insert dito sa GoPro, no? Para hindi siya mabasa. Ngayon, hindi ito yung cable na gagamitin natin, hindi ito. Kasi ito, naked to eh.
no? Ang cable na gagamitin natin para dito, no? Kasi kung makikita ninyo, dapat may butas yan dito, no? So ito, may bilog siya. Ito yung cable na gagamitin natin dyan. So ito siya. Ito yon, guys. So ito yung sa power bank, no? Makikita ninyo, yan yung ano niya. Android yung kanyang style. Tapos ito naman yung sa GoPro Hero 4 po, isasaksak. So protected, sealed siya rito. So kaya waterproof, hindi siya mababasa. Tapos meron pa dito, ito yung mga pang charge, no? Here. Tapos meron pa dito isa, no? Ang protector, no? Pati ito. Ito yung pin. No? Meron na siya, nilagay ko na. So, ayan guys. Yan yung power bank na nakuha ko sa shop. Ruwig Pro, no? So, yun guys yung product ngayon from Shopee. And very useful to, no? Lalo na pag umuulan. Lalo na ngayong time na to. August, September, maulan yun. Maulan yung panahon. Kaya malaking tulong to. So, the only thing is that para magamit mo tong power bank na ito, kailangan nakasaksak dun sa GoPro Hero 4 yung battery. No? Then, pag malolobat na, isaksak mo siya doon. Isaksak mo yung power bank para ma-recharge. No? Then, after that, makikita mo naman yun. Kasi ako, gumagamit ako ng Quick, no? GoPro Quick application sa cellphone ko. Mag-re-register doon, low battery. GoPro low battery. So, isasaksak ko na siya habang nakso sa helmet ko para mag-recharge siya. So, ganun po yung kagandahan na ito. Itong Ruwig Pro na ito. So, hindi na ako magpapalit ng battery. Charge na sa recharge. Okay? So, nagamit ko na ito ngayon. Ano? So, ganun pala ang diskarte. Ganun pala. Alright. So, guys, hanggang dito na lang tayo. So, please subscribe my channel. Watch, like, share, and comment. Right? So, hanggang sa muli. Good luck, guys. God bless us all. Bye-bye. Shake your body, baby. Do that conga.